For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Guys, eto na naman tayo, si Jerby Gomez sa DIY and Anything. So, quick video lang tayo dahil may nagtatanong kung ilang voltage ba daw ang napasok sa inverter compressor pag nakasaksak at nakahugot. Ito po, ayan. So, nakashirt nga lang ako kasi Linggo ngayon, pumasok lang ako dahil may ginagawa ko. So, i-actual test natin, babalik tayo yung camera para sana makita rin ng ibang technician. Actual video, inverter po tayo, ha? Inverter. So, ilan yung nakaboltahin pumapasok sa compressor pag nakasaksak at saka pag nakahugot. So, check natin. Ayan po, nag-ready na ako ng gamit. Pati yung holder. So, balik tayo yung camera, ha? Sandali lang, guys. Okay, guys. Ayan po. Naka-setup na tayo. Sinaksak ko na rin yung unit. Aantayin na lang natin na umandar. So, naka-on na yan. Check ako sa labas. Okay, naka-on na. So, yung tinatanong, ilang voltahe daw ba ang napasok sa compressor ng inverter pag nakahugot? Okay, 47. 04. Okay, naka-negative. Sorry, baliktad. Ang ating tester. Okay. So, 045, 43 volts. Dito. Op, naka-negative. Wala, hindi pwede. O, ayan, 44. 66, 65. Ayan, no? 64, 63. Pag nakahugot siya na, tapos lilipat ko uli. Papansin nyo naman. Lipat ko kasi pag nagne-negative. So, hindi pare-parehas. Yung tatlo. 12. Dito kanina. 29. Tapos dito kanina. 55. So, hindi pare-parehas ang kanyang voltahe. Okay? So, pag dito, ito mo magne-negative. So, ibig sabihin, baliktad yung negative-positive. So, lagay natin. Ayan yung may voltahe siya pero 0.5 voltage. Okay? Masyadong maliit. So, ikakabit natin ngayon kung ilan talaga yun pag na-under naman. Ilang voltahe. So, eto, nakahugot yung compressor. May voltahe tayo nakukuha. Okay? O, hugutin ko ulit ha. Sandali, guys. Sandali, guys, ha. Papalitan natin yung PCB na nakahubad. Tatabi ko lang yan. Mas maganda kasi testing yung hubad. Baka may magtanong bakit hubad na PCB po ang gagamitin natin. Kasi mas madali ko siyang i-check. So ikakabit ko lang to sa loob. Kasi nakahubad na siya. Dali lamang po. Medyo nasa ilalim. Lungawin ko na nga. Hindi, repair pa ako na repair. Okay. So, bakit ko hinubad? Ayan, ha. So, ipapatong natin dito. Ayan. So, eh, kasi, oh, ayan, nakabaligtad eh. Okay. Kasi pag sa loob, mahihirapan ako. So, bakit ginanyan ko? Kasi dito tayo magsusukat. Dun. Ayan, oh. Mas madali natin silang masusukat. Okay. Ngayon, pag nakakabit, ilan ang voltahe? So, papaandarin uli natin ang unit. Okay, sandali lamang po. Okay guys, continue tayo. Dito na yung nakasaksak yung compressor. So, ite-testing natin siya kung ilan yung nakukuhang kuryente pag nakasaksak. Sandali po, kinakabit ko yung aking clamp meter. Sinasabit ko. Okay, kasi susukatan natin yung clamp meter. Kung wala pa, hindi pa na-andar. Okay. Maandar na siya kagad. Ah, hindi pa. Mano lang. So, wala pa. Inantay ko pa mandar. Iilaw naman yan. Wala pa. Kailan po? Tiyagaan. Tatagal. Actual. Kasi, ayan. Mandar na. So, mabagal. Oh, ayan. Mabagal siya. Oh, ayan. Bumibilis na kagad. So, ilan yung kanyang kuryente na pumapasok sa inverter pag nakasaksak? So, sukatin natin. So, guys, medyo ang hirap pagpailalim pala. So, totoo lang.
Kung magkamali ako eh. So, dito. At saka dito. So, ang pumapasok. Oh, ayan o. 0.8 DC volts. So, ibig sabihin mas mataas. Tapos dito sa kabila. 0.5 DC volts. So, kung kanina ang nasusukat natin is 0.0 dito sa kabila, namatay. Bakit? Ah, hindi. Bumagal kasi malamig nga pala sa loob to galing sa kanyang tawag na ano? Galing to dun sa lamig. Pinatay lang natin. So, namatay na siguro, nagka-top. O, ayan o. Nagka-top eh. Malamig kasi sa loob yan eh. Itataas ko yung temperature. Sandali lamang po ah. Kasi ano natin, sandali lamang po, tataas natin yung temperature. Okay guys, ayan, mandar na ulit kasi nakita ko na 0.6. So kanina, di ba ang sukat natin 0.6 voltage. So susukatan uli natin, natatakot lang ako kasi naka ano. Okay, bye, baliktad. Ah, 5. So, meron talaga siya. Doon kanina, 6, okay? 0.6 voltage, 0.66. Hindi siya stable. So, nagpapalitan ng kuryente. Tapos, ang isa yon napansin ko, pag nag-tester ka, yung negative na ilagay mo sa positive, positive na ilagay mo, nagka-cut-off yung compressor. Kaya kailangan malaman mo, alin yung negative, alin yung positive. Nagka-cut-off siya. So, pero ang point natin dito, is may nakukuha tayong voltage dun sa kanyang compressor. So, dito sa, wala na, patay na. Dito sa kabila, merong 0.5 kanina, di ba nakita nyo, isa 0.6, yung isa 0.5 uli. So, may voltahe tayo ng sukat, mas mataas dun pag nakahugot. Pag nakahugot, mababa, pag nakakabit, mataas na. Siguro nga, dahil may coil na, tapos, ano na rin, maandar na speed, nagbibigay na rin ng kuryente, kaya mataas yung voltage niya. So, nag-actual lang tayo, at least nakita nyo kung ano yung difference nila ng nakasaksak o hindi. Okay guys, sana meron kayo na ano. So, iiwanan ko na lang yung unit na yan para bukas. So, kasi maandar naman yan. Nag-cut-off lang. So, para at least meron na tayong ano. So, nakita lang natin, pinakita lang natin kung ilan yung mga voltage na pumapasok sa kanya. Okay, sana may natutunan kayo. So, baliktarin ko lang yung camera. Dali lamang po. O, balik tayo guys, yung gaya na napag-usapan natin kanina. So, pinakita ko lang yung pag nakakabit, pare-parehas tayo, sabi ko sa inyo, nag-RD sa inverter. At least, meron lang din tayong konting kaalaman na nakukuha. O, kasi ngayon lang din ako nakakapag-vlog na maayos. So, pag nakahugot, mababa yung kanyang voltahe, kahit na binigay ng signal na paandarin yung compressor, mababa yung voltahe nyo. 0.1, 'di ba? Pero pag na-under siya, automatic ang voltahe niya 0.6 kagad, 0.5 o 'di ba? So hindi ko lang alam kung same to doon sa ibang brand. Kasi hindi natin masasagot kung same ba to sa ibang brand. Ngayon, may nagtanong din sa akin kung pwedeng pagbalibaligtarin yung sa resistance na ay sa yung terminal ng inverter, hindi po. Kasi nga, may iba-iba rin ano yan eh. Dahil nga hertz siya, may sinusundan din yan. Hindi po pwedeng pagbalibaligtarin rin din yan. Kasi may sinusundan siya. Kahit isa resistance niya, hindi po. Kaya nga din may color coding. Siguro, masasabi ko, pwede balibaligtarin rin kung isa color coding yan. So, yung nagpapa-shoutout, si JL Magkawas. Sir JL Magkawas, nagpapa-shoutout siya nung nakaraan pa. Nalimutan ko lang. Tapos, si Sir Dave De La Cruz Blancaflor. Dave De La Cruz Blancaflor. Nagpapa-shoutout din siya. Kachat ko siya sa isang beses kasi may pinag-uusapan kami sa yung tungkol sa YouTube. Tapos si Sir Alan Nunag, kachat ko din to isang beses gabi na. Taga Saudi rin to. Sir, pina-shoutout lang kita. Tapos si Early Tordar, kasamahan ko sa Daiwo GE Ariston before. Ngayon nasa Saudi na. Awak niya tanya Midea. O, yun yung apat na nagpa-shoutout. Yung magpapa-shoutout, listahin nyo na lang sa ilalim. Tsaka yung mga request ko nga sa mga electronic technician na marunong mga gumawa ng PCB na inverter, please comment below para at least maano rin natin, ma-shoutout natin para yung mga technician na naghahanap, isasama ko kayo sa comment para at least hanapin na lang nila kayo sa Facebook. Thank you guys. At least nakita nyo yung
actual testing natin kung ilang voltahe yung napasok sa compressor. Okay, at ako yung uwi na rin kasi linggo ngayon. Pumasok lang ako, hindi pa ako naliligo. Sorry guys. Oh, pero uwi na ako kasi tapos na, maanda na yung aking refrigerator, yung freezer, arka tawag dito pag sa Portuguese. Eh. So maanda na, iwanan ko na siya. Malaman ko bukas kasi nga dati nag-leak eh. At least maraming salamat muli sa lahat sa patuloy na sumusuporta. 1,700 going na po ako sa YouTube at sa watch hour ko. Pero sabi ko nga, hindi na natin intindihin yun. Intindihin natin, makatulong, huwag pagtulungan. Thank you guys!